Welcome to my channel, Upstream. This time, tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang simple logo na merong cube effect. At gagawin natin yan sa Adobe Illustrator. Kapag gumagawa tayo ng logo, isa sa mga popular na application na ginagamit ay yung Illustrator. Kaya gagawin natin, susubukan natin gumawa ng isang simple logo na merong cube effect sa Adobe Illustrator. Okay? Ang unang-unang gagawin natin ay gawa muna tayo ng guide. Okay? Dito sa ruler, click natin yung ruler, then drag natin. Okay? Bitawan natin. Ano? Ang unang tool na gagamitin natin ay yung polygon tool. Okay? Click, drag. Okay? Center lang natin. Ano? Easy lang natin. Okay. Oops. Lagyan natin ng outline ng stroke. Okay. Para makita natin. Okay. Next step ay gagawa tayo ng line using the using the line segment tool. Okay. Click, drag. Shift. Hold the shift key para perfect yung kanyang line. Okay. Lagyan din natin ng stroke. Okay. Next ay select all natin siya, align natin siya center, horizontal at saka vertical. Okay. Tagalin natin itong guide muna ano para makita natin. Okay. Gagawa tayo ng isa pang line. Okay, select natin yung line, tapos right click, transform, rotate 60 degree. Okay, natin 60 degree. Oops. Then copy. Okay, ganun ulit. Right click, transform, rotate 60 degree, copy. Okay, eto na. Okay, select all natin siya. Then, punta tayo dito sa divide. Okay, divide natin. Okay. Next step na gagawin natin ay pagsamahin natin to ano. Ilabas natin ang cube. Okay? Kaya ang gagawin natin, pagsamahin natin yung mga sides. Ano? Using the direct selection tool. Okay, click natin yan. And shape builder tool. Okay, click, drag. Bitawan natin. Okay, select yan. Shape builder tool. Click, drag. Okay, ganun din dito. Okay. Ito yung ginagawa natin. Ito pa ay guides lang. Guide lang ano? Guide lang natin itong cube na to. Guide lang natin. Para paggawa natin ng text, meron siyang parang perspective effect. Ano? Parang naka-cube siya. Ano? Okay. So, ang gagawin natin, next step ay select all natin yan, yung shape na yan, yung cube. Punta tayo dito sa object. Path, offset path. Okay. Negative 2 point, preview natin, tingnan natin. Okay, okay na yan. So, pwede natin i-adjust, ano? Itong negative na to, okay. Ayan, ano? May kita natin. Okay, so yung kukuhain natin yung ito sa loob na itong square na to. Sa loob na yan. Kukuha din. Negative 2 ay okay na rin. Okay, click okay. Then, select all natin. Right click and group. Okay, pwede natin kuhain ito. Sa 2, 3. Okay. Ayan, ano. Tara sa yan. Okay. So, ito yung gagamitin natin guide. Okay, ito. Okay, close up natin para makita natin. Okay, close up natin. Okay, ang next step na gagawin natin ay gagawa tayo ng grid ano. Okay, using the rectangular grid tool. Okay, click. Double click. Okay, lagyan natin 7. Ay, 7 by 7 for example ano. Then click okay. Okay, ang gagawin ngayon natin, i-fit natin siya ano. Okay. Scale natin muna ano para lumaki ng konti. Okay. Ang next step na gagawin natin ay gagamitin natin yung tool na free distort. Okay, di-distort natin free. Oops. Undo. Free distort. Okay. Okay, lagay natin dito. Then lagay natin dito. Okay. Okay, kakopi lang natin 'yan. Okay, alt
drag natin. Okay, alt, drag natin ulit para sa taas. Okay, ang gagawin natin, i-reflect na natin yan. Select natin yan. Then, transform, reflect. 90 degree. Okay. Okay, para sa side na ito. Next, itong sa taas. Okay, ang gagawin natin ay i-fit lang natin, i-rotate lang natin. Okay, using the rotate tool. Okay, rotate natin. Oops, ando muna natin. I-reflect muna natin. Okay, transform, reflect. Okay. Baga natin i-rotate. Ayun. I-fit lang natin siya dun sa ginawa nating guide. Okay. This time, gagawin na natin yung text. Okay, for example, gagawa tayo ng P. Okay, dito sa taas. Gagawa tayo ng P. Ano? Using the shape builder tool. Okay, shape builder tool. Okay, be sure na nakaselect yan. Ano? Select muna natin. Okay, ulitin natin. Select natin. Okay, then shape builder tool. Okay. Then, click drag. Ayan siya. Click drag. Okay. Isa pa. Okay. Okay, mayroon tayong A. Okay. Next, ang gagawin natin, next step ay buburahin na natin. Ano? Okay, kukuhain na natin ito. Select all mo natin. Right click. Oops. Select all mo natin. Delete ito. Okay. Delete mo natin yung ibang shape. Okay. Oh, hindi yan. Isa. Okay. Then, pwede natin select all. Right click. Ungroup. Okay. Pwede natin kuhain yan. Yung A. Yung ating P. Oops. Okay. Burahin na natin 'to. Okay, buburahin na natin 'to. Okay, ito na. Ito na 'yung ating simple logo na merong cube effect. Okay? Dali natin diyan. Okay, pwede nating lagyan 'yan. Pwede nating lagyan ng fill. Okay, for example, ito ay P K I then ito ay A. Okay. Tanggalan natin ang stroke. Okay, ito na 'yung ating logo. Ngayon gagawin natin para malinis siya, tanggalin natin 'tong mga 'yan. 'Yung mga dot na 'yan using the okay, delete anchor points. Okay, gagawin natin, click lang natin 'yung mga 'yan. Okay, ito na yung ating logo at pwede nating dagdagan ng iba pang mga elements, ano? Okay, for example, ano? Ando natin. Okay, ito. Okay, pwede ba natin itong gamitin, ano? Okay, ang gagawin natin ay buuin natin siya. Then, pwede yung gawin natin border. Okay, dali natin dito. Okay, pwede natin palitan ng color, for example. Gawin natin ito. Okay. So, yun na yung ganun lang kasimple gumawa ng
Okay, simple lang gumawa ng isang simple logo na merong cube effect. Okay, so napakasimple lang gumawa ng isang simple logo na merong cube effect sa Adobe Illustrator. So pwede nating dagdagan niya ng iba pa, no? Iba pang elements para mas gumanda pa siya lalo, no? Pero yung basic, paano gumawa ay nakita ninyo kung paano gawin yung isang cube effects. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel, Upstrain. Maraming salamat.